Hi guys! Welcome Back to welcome my back channel. So for today's vlog, I'm with my sister. It's Jollibee mukbang. So, buti na papayag ko siya. So, our food here is, para tag-isa kami ng Chicken Joy. Meron din ako. Chicken Joy. Yeah. This one. Tapos tag-isa. Apat nga yung cook namin dito eh. Tag-isa din kami Pero, na cook. Pero, ito muna yung unahin ko. What's yung that? Come on, show it to them. Burger steak. Mukhang may tapons eh. And then, ito. Tag-isa kami ng Yum Burger. And ito, meron din Jolly Spaghetti. Spaghetti. Of course, hindi mawawala yan. Paborito and ng mga Pinoy. Wait. Mga Pilipino fries. Sa Pinas. Meron then fries. Ito, fries. Tag-isa kami ng fries. Parang ang daming fries. Apat yung fries. It was supposed okay to be yan. Two lang. Okay. Before we start, of course, traditional na mga Pinoy, we should pray first. Lord, thank you for these wonderful blessings and sa food namin. And I hope sa mga homeless po na hindi po nakakakain, may makakita sa kanila mabubuting puso na tumulong at magbigay ng pagkain sa kanila. And I hope na maging maayos din yung mga taong wala pong nakakain araw-araw. Marami pa pong gumabay at tumulong sa kanila na may mabubuting puso. In Jesus' name, amen. Okay, let's get started. Okay guys, so since we don't have the, yung plastic na spoon and fork, nag-metal na lang kami. Kasi para hindi siya masira sa chicken. Oh my gosh, I've been craving for no, this. No, dude, I think nakaban kasi sa paranyake yung plastic. Hindi, I don't know. Kaya siguro they're not giving informed. Straws and and spoon and fork. Hindi. That's why, but also the straw, wala silang binigay na straw. So yun. So we have to drink this na hindi yung nakasabi. Burger steak. Kasi parang, ang tagal ko nang hindi kumain ito. Yeah, me, exactly. Ako din. Kasi nga, diba, yung nag-aaral pa ako sa Asia Pacific College, guys, share ko lang. Yung pangalawang squad ko, lagi kami kumakain sa Jollibee. So, everyday Jollibee talaga, yun yung lunch namin. Ako, lagi akong burger steak. Minsan lang ako mag-chicken with rice. Ako naman, nung nasa City Hall kami, diba, katabi lang nun yung McDo. Kasi nag-immersion ako sa City Hall. Then, if alam nyo concept yung Paranaque City Hall, diba may katabi yun na McDo. Minsan doon kami kumakain ng lunch, oh minsan gosh. Ng breakfast. Pero syempre hindi araw-araw kasi magastos. Minsan karinderia lang. Yeah. Masarap karinderia. I support karinderia. Support local business. Actually, I still remember na may mga friends ako na social local talaga. Local din naman yung Jollibee. Yeah, ko. I know. But, syempre, I'm sorry. No, it's allowed. Don't worry. Tawag dito, it's just normal naman. Parang sa evangelista kasi dude, puro ka rin dito. Dude, did you do? Look what you did. Ganyan po talaga ako guys sa fast food. Grabe, every time na. Wait. Ah, sinabaw ko yung gravy. Ganyan dude, kami magkakaibigan. Yung paa mo. Ikat mo na lang to. Cut mo yun ah. Dude, what you did? Oh my gosh. Peha. Can I cut? You have your own chicken naman. I'm not gonna cut that already. It's okay kung makita nila na ganun pa ako. Eh, yung ibang nga nakataas pa eh. With manners mga yung sa akin kahit pa paano. Wait lang. Oh yeah, si Ivana lang. You should eat your first, you should eat your first food. You have your own. Nanghingi pa siya sa akin. So, I have a question to you. What's your question? What was the saddest part that happened to your life that we don't... Wait, I mean, me and mom and also dad, we don't even know that you haven't shared to us. Siguro that time when there's someone na nambabackstab sa akin. Really? No, it's not my friend. You haven't it's told not, me that. It's not my best friend. It's just my friend. There's a group of friends na I thought na sobrang close kami kasi we used to hang out a lot. Yeah. And minsan kasama ko sila. Tapos parang nalaman ko na they don't like me pala. So parang pag wala akong kasama kasi pag wala yung best friend ko, minsan kumakain ako mag-isa. Ah, pero kasi tayo. Ang hirap naman na pipilitin ko yung sarili ko sa kanila, exactly. Eh, hindi naman nalala ako. Dito. In general, guys, you don't have to force yourself to anybody that doesn't like you.
Parang kailangan kasi kapag Tsaka wait lang. nakikipagkaibigan ka. Parang, ano, hindi ako nagsisisi na kinot off ko sila. Mas naging at peace ako. Kasi hindi naman deserve ng mga taong yun magstay sa buhay ko, Yeah, diba? exactly. As in, okay lang kahit onti lang yung kaibigan mo, basta totoo sila. Wala ka naman kailangan patunayan sa mga ibang tao. Hindi naman kailangan lahat ng tao sa paligid mo magustuhan ka. Basta kung sino lang yung nakakakilala sa'yo, okay na yun sa akin. I want to try Tsaka the alam naman perfect ng steak tao already. na mukha lang akong mataray, pero mabait ako, promise. As in, sobrang approachable ako, Kasi, sobrang kulit, sobrang madaldal. actually, may mga ganun talaga tipong tao na akala mataray, di ba? You just have to know them at all muna before you judge them. Parang sa first impression, parang hindi sila Ayun, ayun din. approachable, Ayun ganun. din. Isang thing na ayoko kapag Where's my hindi ako burger kilala steak? ng tao, ayoko nang kinuhusgahan ako agad-agad. Lalo na kapag hindi tayo close. Wag na wag, I'm promise. sorry. Wag na wag. Eh, kiss ka sa akin. Ako. Though normal lang naman yung make ng judgment pag hindi mo Yeah. kilala. Like first impression, ganon. Pero yung judgment na below Oh the my gosh, belt my na, favorites pag burger ayaw ko steak. talaga. Ako, Paris tayo. I have my first squad when I entered Asia Pacific College nga. That was first term. I still remember during that time when they left me or parang iniwan na lang ako sa ere. Na Dude, syempre bakit may kapag... pa-mention? No, I don't have to mention their names. I'm just saying na they've been part of my life, my journey. Like, parang naging friends ko sila. Sabi ko, hindi ko pinagsisisihan na magiging mabuti ka sa kapwa mo. Na parang kasalanan ng tao yun kapag pinapakita mo kabutihan pero ang ibabalik nila sa iyo is I'm so parang triggered right now, ibabackstab guys. I'm ka sa sorry. Kasi ibabackstab ka tinatamad nila, talaga ako away ka nila. mag-ayos. Hindi ako masyado nag-makeup. Nagkilay lang ako. Sarap ng burger steaks. And as you can see, may pimple pa ako. Okay? So, I'm sorry. That's normal lang naman to have Hormones. pimple. Next kong kakainin is spaghetti. This is my fave sa Jollibee. Share ko lang sa ito. Na-experience ko nga yung parang na-experience din ni Heart Evangelista. Pero magkaiba lang kami. Hindi ko pa na-experience kumain sa CR. Ako, na-experience ko ilang beses kumain mag-isa sa... Kasi ba diba, have you seen that already when you came to my school? Kay, kasama si Papa nung sinundo niyo ako sa school. Yeah, the one. Diba kasi diba, school ko and then there's a church, Magdalianis Church, yeah, and then at yeah. the back of that, may cremate, may simbahan. So every lunchtime, since wala pa akong group of friends noon, hindi ko pa talaga natatagpuan yung mga real friends or talagang squad ng mga kasundo ko. Na-experience ko kumain mag-isa sa may libingan. I see. Cremate yun. So, sabi ko, I don't find it as weird. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko lang, alam mo yun, yung sometimes talaga kapag na-out of place ka sa mga kaibigan na sinasamahan mo, di ba? So sabi ko, I'm not gonna force myself already. Parang, I have a lot of friends naman outside. Hindi ko ipipilit magkaroon na kaibigan sa school kung baguhan ka pa lang. Hanggat sa dumating yung time, sabi ko kay Lord, lagi ako nagdadasal noon. Umiiyak ako noon, natatandaan ko talaga yun. Hindi naman din awkward na sabihin sa mga tao na umiiyak ka sa harapan ng Diyos or sa simbahan. Kasi parang, mas banal pa nga yun sa puso mo. Hanggat sa dumating yung time, na yan, si Stephen din maiwat. Siya yung reason kung bakit nabuo yung squad namin. Pero, and you guys met them na, di ba? Yeah, I mean, I've you met them. Met them already. Pero don't get me wrong, ha? Being alone is okay. It's definitely okay. But once yeah. na you realize you're enjoying your own company, I Sarap swear, hindi mo na kailangan ng kahit sino para lang maging masaya ka. As exactly. in, kahit mag-isa ka lang, may enjoy mo yon. Kahit kumain ka lang mag-isa, manood ka mag-isa, mag-mall ka mag-isa, basta na-enjoy sorry mo yung to sarili mong interrupt. Wait. company, may realize mo kung gaano ka-peaceful yun. I'm sorry to interrupt. Did you Tsaka say it wala again? Namang, hindi ko gets kung bakit sinasabi ng mga tao na weirdo daw kapag mag-isa lang. It's not weird. It doesn't make it cool if you have a lot of friends pero okay. puro fake friends at pera lang habol sa'yo. Tandaan nyo yan, hindi nakaka-cool na maraming friends, guys. Kung lolokohin lang din kayo, piliin nyo yung mga totoo sa paligid nyo. And... malalaman nyo ang true friends, guys, kapag babang-baba kayo and down na down kayo, sila pa rin yung nandyan. Yes, dapat hindi tayo namimili ng friends based on their social status, based on their yeah, ano exactly. popularity, based in on general. Sa kung may maitutulong ba sila sa'yo or ano, kung may ambag ba sila sa'yo. Kasi
That's so toxic eh, kapag kinaibigan mo lang siya para sa ganito, para sa ganyan. Hindi ganon. Hindi mo siya I haven't tried the kinaibigan spaghetti kasi pa. may kailangan ka. Kaibigan mo siya kasi gusto mo na nandyan ka, na masaya siya kasama. Wait lang. Oh my God, ano ba sabihin ko? Masaya siya. Bakit siya? Masaya ka kasama siya. Yo, masaya ka kasama siya. Parang may similarities kayo. And the connection also is important. Pwede, pwede, kasi pwede. May mga tao na kapag first time mo pa na makilala, comfortable ka na, hindi ka na ilang. That's what my point similarities yun, is. Dude. Yeah, it's also the same. Pwede, pwede. Ano ba ba? Sino mas madalas pagalitan sa atin dalawa? Hindi ko na maalala. Ni Mama. Siguro dati ako. Dati ikaw, no? Yeah, I still remember that. You're pero always ngayon grounded ikaw. To mom. What? Pero ngayon ikaw. I know it's part of, you know, being an adult or teenager na mapagalitan lalo ng parents. Okay, next. Ang kakainin ko is yung Chicken Joy. Yummers. No, that's mine. Dude. That's mine. Okay. That's mine. That's mine. Ang arte, no? Eh, kasi sayang if ginalaw pa namin to, diba? Diba? Sayang. You have a point. You get my point? Magkapatid naman kami. Hindi naman naubos. Gusto ko kaya yung ano, mayakon na itong ubos yung burger stick. I don't have to vlog it anymore. Gusto ko try spaghetti. This one. Where is it? Wait, ma'am. Tatabi ko na though ito. We have here pa na hindi rin nagagalaw. Oh, kasi it's sayang. You know, we don't ubos-ubos naman. Alam, ano mas gusto mo? Spaghetti ng Jollibee or McDo? So, this is my question to you. What's the funniest thing that ever happened to your life that you just can't forget and every time you think about that, you just can't stop laughing? The funniest thing that I've ever experienced is nag-comment ako sa post ng tita ko. Sobrang sabog ko talaga nun. May hangover pa ako nun. I think, nung uminom tayo nun noong New Year, and then kinabukasan, she posted something na may sakit daw. So I thought, ang may sakit, yung pinsan namin, yun pala yung tita namin. Nag-comment ako doon, get well soon, Julia. So, hindi ko napansin lahat ng comments doon, get well soon, tita Melan, get well soon. Hindi ko napansin. So, she just told me na, huy, nakakaya yung comment mo, hindi naman yung pinsan natin may sakit, yung tita natin. So, sabi ko, my gosh, nakakaya. So, naya na ako i-delete nun. Sabi ko, pasensya na po, tita. Ako, ito. Ito ah. Kasi, nakakaya talaga, kasi, I swear. Wait, I'm sorry, magkaroon ng kanon. We were rushing na sa hospital kasi nalaman naman na brain dead na yung lola ko. So, I was so emotional. May yung umiiyak na ako, namamadali ako, papanik ako kasi parang yun na yung last hours na makikita namin yung lola ko. Tapos, te, si ate mo, iyak ng iyak. Tapos, nagkamali pa ng bukas ng hospital. Ay, ng room sa hospital. Yung itsura nila tawa. Lahat doon, no? Siguro, alam mo yung umiiyak ako. Tapos, biglang nagpatingin. Maling pintuan yun ang bukas. Hindi, wait lang. Tapusin mo ako. Nagkatingin sorry, na lahat ng kamag-anak sa akin. Tapos, sinasabi, sino to? I just, pag tuwing naaalala ko, natatawa pa rin. That was so embarrassing. That was so embarrassing na hindi na ako nakapag-sorry sa nila. Kasi nga nagmamadali ka na noon. Hindi siya nagmamadali ako. I was shocked na, sabi kasi, ito yung room number, ganyan. Tapos pag open ko, alam mo, umiiyak ako. Tapos biglang pag ganun ko, sorry. Napatulala talaga ako. Tapos biglang ako ganyan. You just closed the door already. You didn't even say sorry. I haven't heard you saying sorry. Parang nagunod ako. Yeah. Okay. I just want to forget that. Pero, it's so funny. Ang sarap ng yung burger. Meron din yung burger na may cheese, di ba? Yeah, that's cheeseburger. Favorite ko din yung every morning. Ako guys, tikim-tikim lang.
Nako. Malakas naman po ako kumain. Lalo na pag seafood. Eh, busog din ako kumain ng kanina. So, yeah, tikim-tikim na lang. Dasit yung pagmukbang, kailangan ubusin yung pagkain. Ubusin naman namin. I mean, ubusin namin to, but we don't have to vlog it na papakita namin ubus talaga. Ano pa? Ano pa ba? Gusto mo uminom? Sorry, natatandaan ko talaga. He has a problem laughing at serious moments. As in serious moment, God fair. There was one time, may kwento. May kwento sa bangko niyo. So yun, kwento ko. Dahil ako Ba, lang. galing kami sa Misa. Tapos, since yung, sa ibang lugar yon yung accent nung priest, iba. So siya, hindi niya mapigilan yung tawa niya. I swear, it's I'm so sorry guys, there's a annoying. As reason in, why. kinukurot ko na talaga siya. Ayoko pa naman ng ganun kasi sobrang nakakabastos. As in, siya talaga, ayoko Yeah, I know what po, your bakit point naman, pero there's a reason why ganun? I'm laughing. Pero it doesn't mean na I'm laughing in a bad way dahil dun sa accent no para. Parang nagulat lang ako na nagkatinginan kami ng pinsan ko noon, na nagulat kami. Ganun yung salita kasi hindi ko maintindihan. But I mean, hindi ako rude or hindi ako mean the reason why I laugh. Pero napigilan ko na, palabas na ako noon. Siguro na nibago lang din ako na first time ko makarinig ng Tapos alam mo ganunan. yung kahit seryoso yung lahat ng tao, bigla siya natatawa for no Ako reason. pinakakalog sa Parang amin magkaano. baliw. Mas seryoso kasi siya. Sa amin din magtatatlong best friend, ako yung pinakakalog. Yeah, it's really good. I'm Ubusin mo pa ba yung thirsty. ano mo? Wait lang. Tanggalin natin ito sa The tape. what? The what? Parang, you don't have to finish that. I think hindi mo naman na maubos. So, May ang. lagay ko Tapos siya mo ganun. dito. Ako naman, I have a question to you. In the future, kapag magiging successful ka, would you rather live with us or parang mas gusto mo muna magbukod to be able to be responsible and independent? Kasi di ba there are some people na gustong ganon para matuto silang kung paano mag-budget ng pera, kung paano nila i-ano yung pera na sila mismo yung gagastos sa sarili nilang bills, hindi sila ask ng help sa parents nila. So, saan ka sa dalawang yon? Dude, syempre, kapag naging successful ka na, and by that time, mga parents natin hindi na nagtatrabaho, edi syempre, tayo na yung responsible sa, ano natin, sa mga bills natin, sa mga, kung ano man yung dapat bayaran. Yeah, I know what your So, point is. technically, tayo na yung independent, no? Ano ka ba? Yeah, I know what your point is nga. My point here is, if gusto mo ba magbukod, natitira ka mag-isa, like for example, magkufondo ka, or titira ka nakasama kami. Siguro, gusto ko masanay, ay gusto ko maranasan, like first saglit lang, pero I can't live ng ganun, na mag-isa lang talaga ako. Kasi parang it's hard na to be, It's hard. na ikaw lang, lalo na ako, matatakotin ako, girl, I just can't. Nakikitulog siya sa room ko lagi. Kasi I always experience sleep paralysis. If you know what that is. Exactly, lagi niya pong experience yun. If natutulog ako mag-isa sa kwarto. Kasi Burger steak. dati talaga mag-isa lang naman ako sa kwarto. Eh yun nga, lagi akong na-experience ng sleep paralysis. Eh medyo natatakot na ako. Kaya araw-araw kasi ba naman. Kaya sabi ko, hindi na. Dito na lang kasama siya matulog. Sino mas malakas uminom sa atin dalawa? Ba't may ganong question? Stop that. Skip. It's you. No, it's not. Ano ba? Why are you making me so pahiya? No. No, I'm not. It's your Can you talent. stop? Stop that question. O, Oy, you're... sino mas masipag mag-aral? It's me. Alam naman yan ang mga nakakilala talaga sa amin. Ang hirap niya po kasama, guys.
Magkasundo naman kami pag sa food trip or skincare. Siguro hindi lang kami magkasundo pag parehas kaming bibili sa mall. Mas mabilis kasi akong Yummer. makabili. Ito ang, ay, mabilis ko. Mas gugustuhin ko makasama ibang tao pag namili sa mall kaysa dito kasi hindi kami nagkakasundo. Ano pa ba? Yung birthday. Fries. Fries. That's my nata eh. Dapat you order dessert. Peach mango pie. Yeah. I'm craving nga eh. That's Pare, what's, pero that's I what's, haven't seen it sa ano. that's what's, I am supposed to tell you kanina eh. Nawala sa isip ko. Tatlo yung yum burger? Yeah, tatlo. So yun guys, that's for our vlog. See you Yeah, again bye-bye next time. Guys. Thank you Bye-bye. Guys for watching. Like, Pinatakpan subscribe, and para mag-stay updated kayo for the other videos na i-upload niya. Bye. Bye-bye.